Maligayang pagbabalik, kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga nakakakilabot na kwento ng San Juanico Bridge, na kung saan ang sabi, kaya daw matibay ang pagkakagawa nito dahil sa mga batang inalay noon. May mga sabi-sabi na kaya daw ito nabuo dahil sa pag-alay ng mga dugo ng bata sa pundasyon ng tulay na ito. Pero kapatid na Win, bago natin simulan ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo at kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik kayo mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat. So tara, umpisahan na natin. San Juanico Bridge. Alam mo ba kapatid na ang tulay na ito ay ang isa sa pinakamahabang tulay dito sa Pilipinas? May sukat itong 2,164 meters. Bukod dyan, isa rin ito sa pinakamatibay na tulay sa buong mundo. Ang San Juanico Bridge ay part ng Pan-Philippine Highway at matatagpuan sa Santa Rita, Leyte, na kung saan pinagdurugtong nito ang Samar at Leyte. Ang San Juanico Bridge ay tinatawag ding the Bridge of Love o tulay ng pagmamahalan. At ang nagpatayo nito ay walang iba kundi si Ferdinand Marcos. Inialay niya ito para sa kanyang may bahay na si Imelda Marcos. Ang tulay na San Juanico Bridge ay sinasabing misteryo dahil kahit ilang ulit na itong tinamaan ng sakuna ay hindi pa din ito nasisira. Ayon sa mga sabi-sabi, ang pundasyon daw ng tulay na ito ay may halong dugo ng mga bata noon. Dahil noong ginagawa pa daw ito, marami ang mga kabataang nawawala at nahinto lamang ang pagkawala ng mga bata nang matapos din ang San Juanico Bridge. Dahil sa mga kwentong iyan, umusbong ang mga haka-haka na inihahalo daw ang dugo ng mga nabatang nawawala sa semento para mas maging matibay ang pundasyon ng tulay na ito. Kapag napadaan ka nga dito kapatid sa San Juanico Bridge, ang tanging maririnig mo lamang ay ang mga ingay ng sasakyan at ang pagtama ng hangin sa iyong mga tenga. Kung iisipin, napakatahimik ng San Juanico Bridge, pero sa tahimik niyang yan, ay alam mo bang meron itong tinatagong misteryo na kahit ako, kinikilabutan sa pagkikwento nito. Nagsimulang buuhin ang San Juanico Bridge noong 1969 at natapos naman ito noong 1973. Sa loob ng 4 na taong konstruksyon nito ay marami ang mga kabataang nawawala sa Samar. At ang sabi, natigil lamang ang pagkawala ng mga bata sa Samar nang matapos din ang konstruksyon ng tulay na ito. Sinasabing ang dugo ng mga batang nawawala ay inihahalo sa semento upang mas mapatibay ang pundasyon ng tulay na ito. Ayon sa ilang kwento, nagsimula ang ritual na ito nang sumangguni si Imelda Marcos sa isang manghula. Sinabi daw kasi kay Imelda Marcos na hindi daw matatapos kailanman ang konstruksyon ng tulay at hindi magiging matibay ang mga pundasyon nito, maliban na lamang kung gagamit sila ng dugo ng tao o ng mga kabataan. Dahil sa takot na hindi mabuo ang tulay, sinuno daw ito ni Imelda. Pinag-utos daw nito na dakpin ang mga bata at sanggol sa lansangan upang ialay sa pagpapagawa ng tulay, kunin at ihalo ang dugo ng mga ito para sa pagpapatibay ng pundasyon. Sa loob ng 4 na taon kapatid na Win, nagpatuloy ang pagkawala ng mga bata. Natigil lamang ito nang matapos ang konstruksyon ng San Juanico Bridge. Padugo o blood spilling.
Ang padugo, kapatid, ay ginagawa kapag magpapatayo ka ng isang bahay o gusali. Ang ganitong gawain dito sa Pilipinas ay nakasanayan na natin, tradisyon na kumbaga. Ang pagpatak ng dugo ng manok, kambing sa mga pundasyon ng bahay ay hindi na bago. Isa itong ritual na kung saan na-adapt pa natin sa mga pagano. Ang San Juanico Bridge ay ang isa sa mga maituturing nating pinakamatibay na tulay dito sa Pilipinas. Isipin mo, kapatid, noong nag-Yolanda, marami ang mga bahay doon na nawala at nasira, mga tulay na tuluyang nawasak, mga kalsadang hindi na nagamit pa, at mga buhay na nawala. Pero ang nakapagtataka lang dyan, kapatid, ang San Juanico Bridge ay hindi man lang natinag kahit kaunti. Ito daw ang dahilan kaya't nilagyan nila ito ng dugo ng mga tao ng mga kabataan noon para maging matibay at tumagal ng mahabang panahon. Ayon sa mga dumaraan ng gabi dito, kapatid, madalas daw silang nakakakita ng mga kakaibang nilalang, batang nakatayo sa gilid ng tulay, o di naman kaya mga kakaibang boses na tila humihingi ng tulong. Kaya't ang karamihan mas pinapabuti na lamang nilang umalis ng umaga kesa dumaan ng hating gabi sa San Juanico Bridge. May dalang takot ito sa mga taong nakatira dito. Pero ayon pa sa mga nabasa ko na hindi naman daw totoo ang mga ito, isa lamang itong kwento na binigyan ng buhay, isang paninira dahil sa matagumpay na pagpapatayo ng isa sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Ayon sa mga nabasa ko na kaya daw matibay ang tulay na ito dahil hindi daw tinipid sa materyales. At para sa akin ay tama po ang komentong iyon. Hindi dahil matibay ang isang gusali dahil sa dugo, kundi dahil sa hindi ito tinipid o ginastosan talaga ito ng milyon-milyon. Ang pagkawala ng mga kabataan noon ay para sa akin ay malabo. Isipin mo, ilang libong kabataan ang sinasabing nawawala, edi ganun din karami yung nilagay sa tulay. Parang napakalabo namang paniwalaan yan, kapatid na Win. Pero kayo, kapatid, tatanungin ko, totoo ba ang kwento na ito o gawa-gawa lamang para sa paninira sa mga Marcos? Comment mo naman sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat. So kung sino pa yung mga taong may alam sa kwento ng San Juanico Bridge ay comment mo naman sa ibaba ng videong ito at babasahin natin yan. So this is WinYT. Maraming salamat. I'm out.